This time, I would like to request if you have your Bibles with you. Okay? Ihuli po natin yung mga prayers natin ngayon. Huwag po kayong mawawala, ha? So, isasama ko na lang po kasi sa ating opening prayer, yung ilan sa mga prayer requests na maaalala ko. Kaya, siguro po, magsisimula na po tayo ngayon. Magsisimula na po tayo ngayon. So, sige po, 1 Corinthians chapter 4, ang ating pong magiging pag-aaral, 1 Corinthians chapter 4. And I would like to share with you ngayong sandaling ito ang message na ang title po natin, Be a Faithful Steward. Be a Faithful Steward, okay? 1 Corinthians chapter 4 verses 1 and 2. 1 Corinthians chapter 4. Unang sulat po ito ni Apostle Pablo sa mga taga-Corinto. Alam natin ang concern po niya is to correct them, to challenge them. Yan po, and to confront them. Ano po? To confront them, to correct them, and to challenge them. Ito po ang bahagi ng kanyang paghamon para po sa mga mananampalataya sa Corinto. 1 Corinthians chapter 4, verses 1 and 2. Let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Again, verse number 1, let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Verse number 2, ito ang ating emphasis. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. So again, the title of our message for today, Be a Faithful Steward. Let us pray. Our gracious, loving Father, thank you so much for this beautiful day. Thank you for allowing us to have this feasting on the divine verses. I pray, O Father, that you will continue to give me wisdom. Help me, O Lord, and guide me. And may you bless your people through this message, O Lord. Napakabuti mo po sa amin. Napakatapat mo po sa amin. Sa katotohanan, words are not enough. Hindi po sapat ang salita to express to you kung gaano po kami ka-thankful because of your faithfulness. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa kabila po ng mga hindi kami karapat-dapat, ikaw po sa iyong kabutihan, Panginoon, pinapaging dapat mo po ang bawat isa. So I pray na ngayon pong sandaling ito, aaralan mo po kami, paaalalahanan mo po kami, pagpapalain mo po kami sa pamagitan po ng iyong banal na salita. Hamunin mo po ang iyong mga anak para sa usaping katapatan, pangunahin sa iyo aming Panginoon. Nawa ang sitwasyong ito ay hindi maging hadlang upang kami po ay patuloy ng papagpala sa iyong banal na salita. Dakilang Diyos, hiling ko po ang lahat ng mga may karamdaman na naaabot ng ministeryong ito. Sila po iyong pagalingin, Panginoon. Ang lahat ng mga may mga physical battle, ang lahat ng mga nagpapa-check up, ang lahat ng nasa kanilang medication, Panginoon, hiling ko po ang kagalingan ng bawat isa. Hiling ko po ang iyong patuloy na paggabay sa kanila, ang pagpo-provide para po sa kanilang pangangailangan. Gamitin mo po ang treatment ng doktor, ang mga medicines na kanila pong iniinom, nawa lahat ng ito'y gamitin mo sa kanila pong ikalalakas at ikagagaling. Kine-claim po namin that you are our Jehovah Rapha, the greatest healer, Heavenly Father. May your powerful hand touch them and heal them, O God. Dakilang Diyos, ngayong gabing ito marahil, presently, may mga nakikinig po, nanunood, na meron pong struggle. May mga pinagdadaanan, dakilang Panginoon. Ano man po ang problema na kinakaharap ng bawat isa, hiling po namin, O Diyos, na ikaw po ang siyang magbibigay ng karunungan upang ang problema po namin ay masolusyunan. May we learn to trust you completely in everything, O Father, and I pray, O Lord, na ito po ay maging dagdag na lakas namin sa aming pong spiritual life. Nawa ikaw po ang maglapat ng solusyon sa mga specific problem na dinadaanan ng iyong mga anak sa ngayon. Panginoon, hiling ko po ang provision mo rin po sa pangangailangan ng bawat isa.
Hiling po namin, Panginoon, ang patuloy mong paggabay at nawa dakilang Diyos, ikaw po ang siyang aming laging sundin sa aming buhay. Ang iyong gabay, ang iyong pagtuturo, ang lagi po naming pakinggan. Hiling ko po, Panginoon, ang kabuuan ng Living Water Baptist Churches sa Pilipinas at sa iba-ibang bansa. Ang bawat pamilya, nawa dakilang Diyos, pagpalain mo po, ingatan mo po. Ang bawat pastor na nangangasiwa, ikaw po dakilang Diyos. Ang mga pastor sa bansang Pilipinas na kung saan faithfully pinaglilingkuran ka, guide them, O Lord, bless them, O Lord, and use them for your glory and for your honor. Ang mga pastors po ng aming mga outreaches, missions abroad, Lord, ikaw po ang aming dimpong hinihiling na magpapala at gagabay po sa lahat sa kanila. Muli po, Panginoon, maraming maraming salamat. Ang aking pong pamilya na ngayon po ay malayo sa akin, si Marie, si Sophia, ganoon din po ang mga kasama po namin sa bahay, Pastor Orson, Teacher Tessie, Sister R.A., Sister Chari, Brother Junjun, maging sila Brother Jojo, ingatan mo rin po, Panginoon. Salamat po na ikaw ang siyang patuloy naming mapangahawakan sa buhay nito. Hiling po namin ang laging lakas, pagpapala, at ang pag-iingat mo sa bawat isa po sa amin, maging sa amin po sa pagkakataong ito na kami po'y wala sa aming bansa. May you continue to protect us and guide us, O God. Thank you so much sapagkat alam po namin na ikaw ang Diyos na lagi namin pwedeng panghawakan. Ang mother ko po, Panginoon, patuloy mo siyang palakasin at bigyan ng maayos na kalusugan. Patuloy na comfort po ang hiling namin sa Kasahi family. Ikaw po, dakilang Diyos, ang siyang patuloy na magbigay ng lakas sa kanila pong naranasan. At sa lahat ng mga speaking engagements ng iyong lingkod, I pray, O Father, that will continue to give me wisdom. May you continue to use me, O God, in strengthening the brethren. And I pray, O Lord, na talagang ang iyong sufficient grace ang sumaiyong lingkod, Panginoon. Sa bawat nakikinig ngayon, muli po, abutin mo kami sa aming mga specific prayer request. Sagutin mo po ang panalangin kahilingan ng bawat isa. Hindi ko man po ito maibigay ng isa-isa, dakilan Diyos. I know na alam mo po ang aming mga kalagayan. Kaya this time, Lord, I would like to commit to you everything, especially our Bible sharing. For all of these things we ask and pray in Christ's most holy name. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. Again, please understand sa ating pong setup, but I know that the Word of God, ang kapangyarihan po nito ay hindi po mahahadlangan. Actually, hindi ako makapagtanong sa inyo kung areglado po ba, o maayos po ba, o maliwanag po ba, sapagkat di ko rin po makikita yung inyo pong mga comment sa ating pong naging setup po ngayon. Alright? So, sige po, dadako na po tayo sa ating pag-aaral. Again, ang title po ng mensahe natin, Be a Faithful Steward. Alam niyo po, yung maging katiwala ng Panginoon ay isang napakalaking pribileyo. It is great and wonderful to be trusted by God. Amen? To be counted and to be considered as God's stewards, ito po ay napakalaking pribileyo. Actually po, yan ang gustong bigyang pansin ni Apostol Pablo sa kanila, sa mga mananampalataya sa Korinto. Alam natin na ang main problem ng church na ito is carnality. Meron po silang division, at ang problema po nila, imbis na yung mga spiritual gifts na ibinigay po sa kanila ay ipagministeryo ng may katapatan, sila po ay nagpataasan, nagkaroon po ng spirit, ng masasabi po nating haughtiness, high-mindedness, and that is not pleasing in the sight of God. Hindi po ito nakakalugod sa Panginoon, and that is the reason why here is the Apostle Paul, nirebuke po sila at doon po pinaalalahanan po sila na lahat naman mga ministro lang ng Panginoon, lahat ng mga masasabi nating pinagtatalo-talunan ng marami po ay kung tutuusin po, lahat naman tayo kinahabagan lang ng Diyos, katiwala lang ng Panginoon. Now, dito po sa ating teksto, for me, it is a very good reminder. Yes. And because it is a reminder, we need to be reminded. Amen? So, please be sensitive kung paano po gagawa ang Banal na Espiritu sa bawat isa po sa atin pong magiging pakikinig ngayon. Again, according to our text, let a man so account of us
as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. So, makikita niyo po, as what I have mentioned a while ago, we are very blessed and privileged to be considered as God's stewards. Di ba? Pagka ikaw ay pinagkatiwalaan, ibang usapan po yan. At ang pagkakatiwala ay dapat po nating iingatan. At ngayon po, ang pinaka-focus po ng aking magiging mensahe ay ang patungkol sa pagiging tapat na katiwala. So, I would like to dwell sa tinatawag nating faithfulness. Faithfulness. Ilang mga bagay po ang gusto ko pong ibahagi ngayong sandaling ito. Okay? Number one, that faithfulness is a requirement. It is a requirement. Because the Apostle Paul used the word required. It, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. I remember in the book of Proverbs, sabi po doon sa chapter 20, I think, medyo tulog pa po ang isip ng inyong lingkod. Pero sa Proverbs chapter 20, kung tama po ang aking pagkakaalala, ang sabi po roon, most men, okay, proclaim everyone his own goodness, their own goodness, but a faithful man who can find. It simply means na hindi po madali na makakita ng mga taong tapat. So, pero sa ating pong pag-aaral, I would like all of you to see, to learn, and to know na ang sabi ni Apostle Pablo, moreover, it is required. Pagka po, di ba, ginamit yung salitang required, it's a must. Di ba? Ang ibig sabihin po, kinakailangan. Sa usapang pagiging katiwala ng Panginoon, sa pag-uusap po na tayo po ay pinagkatiwalaan ng Panginoon, ang requirement po ay faithfulness. Okay? Hindi po requirement na maging maganda ka. Hindi po requirement na maging gwapo ka. Diba? Meron sa atin maganda, gwapo, nagkataon lang po yan na maganda at gwapo ka. Pero walang kinalaman po yan sa usapan ng pagiging katiwala. Ah, siguro po pwede nating sabihin na kung ikaw ay maganda at kung ikaw ay magandang lalaki or gwapo, kung yan man ay sasabihin natin ipinagkatiwala ng Panginoon yung looks na yan, dapat alam mo kung paano mo gagamitin ng looks na yan. Okay? Maging mabuting katiwala ka ng looks na meron ka. So, gamitin mo lang yan sa kabutihan, hindi sa pang-aapi ng kapwa. Okay? So, kidding aside, sa usapan ng faithfulness, okay, ito po ay kinakailangan. Sa usapang pagiging katiwala ng Diyos, napakahalaga po, it is required unto stewards, di ba, that a man be found faithful. So kaya, yun po ang isang encouragement na gusto kong sabihin sa inyo. Maring hindi ka mayaman, maring hindi ka magaling, maring hindi ka maganda, maring hindi ka pogi, maring hindi ka sikat, maring hindi ikaw yung tao na kung titingnan, parang napakaraming potensyal. Pero tandaan po natin sa anumang kalagayan na pinaglagyan ng Panginoon sa iyo, sa anumang pagkakatiwala na ginawa ng Panginoon sa iyo, ang requirement sa lahat ng yan ay katapatan. Diba? Kung ikaw ay binigyan ng Diyos ng kayamanan, praise the Lord. Pero ang tanong, nakikita mo ba na inire-require ng Panginoon sa iyo na sa kayamanang ipinagkatiwala niya sa iyo, dapat maging faithful ka? Okay? Sa mga talents, di ba? Laging ini-apply natin dito, treasure, time, and talent. Pinagkatiwala ng Panginoon yan. Actually po, yung buhay natin o yung tayo mismo sa totality natin, everything that we have in this life, yan po ay pinagkatiwala ng Panginoon and it is required. Diba? Dahil pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon, inire-require sa atin ng Diyos na maging matapat tayo sa mga bagay na ipinagkatiwala niya sa atin. So, for me, faithfulness is a requirement. God's requirement na ikaw at ako sa anumang ipinagkatiwala ng Panginoon sa iyo. Huwag natin pag-usapan ng dami. Ang pag-usapan natin, maliit man yan o malaki man yan, ang issue, pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon at ang requirement po sa atin ng Panginoon ay ang maging
matapat sa lahat ng ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Sabi nga po ng Biblia, "He that is faithful in the least shall be faithful in much." Kaya again ha, may I remind everyone, wag ho natin gamitin katwiran na, di ba, ito lang naman ang kakayahan ko. Hindi naman ako kasing yaman ng iba. Hindi naman ako kasing galing ng iba. All right? Ialis mo ang mata mo sa iba at bigyang pansin mo kung ano man yang sinasabi mong maliit na ipinagkatiwala sa iyo, and then be faithful, because ang sabi niya, "Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful." And you know what? Pag nagpakatapat ka dyan sa kaunti na yan, hindi na kapagtataka na pagkakatiwalaan ka ng Diyos ng mas higit sa kung ano yung pinagkatiwala sa atin. So, for me, ang sinesentrohan natin ngayon, being God's stewards, ay ang katapatan. The importance of faithfulness. Bilang katiwala, it is required. Ito po ay kinakailangan, requirement po ng Diyos, ng kanyang salita, na ang bawat mananampalataya ay maging tapat. Amen? Yes, be faithful. Faithfulness is a requirement. Second, it is also good to understand that faithfulness is a response. Diba? Yung katapatan, iyan po ay tugon. We know that our God is faithful. And for me, ang dapat tugon natin sa katapatan ng Diyos, katapatan din. Diba? Kasi lagi po nating sinasabi, salamat sapagkat ang Diyos ay laging tapat, God is ever faithful, God is always faithful. Kung ikaw nga naniniwala na ang Diyos matapat talaga, kung sang-ayon ka nga talaga na ang Diyos napakatapat po sa atin, sa lahat ng meron po tayo, everything that we have in this life is actually a manifestation of the faithfulness of God in our lives. Yes! Ako po, lahat ng ipinagkatiwala ng Panginoon sa akin, yan po ay maliwanag. Nakapahayagan ng katapatan ng Diyos sa buhay ko po. And I believe the same thing with you all, sa inyong lahat. Everything na ipinagkatiwala ng Panginoon, kahit ano pa ang tingin mo dyan, maliit man o malaki, marami man o kunti, diba? Hindi man katulad ng sa iba. But hey, kung ikaw ay totoong Kristiyano, dapat maintindihan mo that everything that you have in your life, that is a manifestation of the faithfulness of God in you, in your life. And because God is faithful, ang response natin dapat sa faithfulness ng Panginoon ay katapatan din. Napakahalaga po na ako at ikaw, tugunin natin ang Diyos sa ginawa niyang pagtitiwala sa atin ng katapatan. Hindi ba tayo pong tao? Alam natin yan, na kapag ka po meron tayong kaibigan, meron po tayong masasabi nating kung ikaw ay may business, kapag ka meron kang tao, di ba sa pastor nga minsan, kapag ka nasira na yung tiwala natin, napakahirap na po eh. So, yung pagkakatiwala, dapat pakaingatan po natin yan. At once na tayo po ay pinagtiwalaan, ang tamang tugon ay yung katapatan. Kung naniniwala po tayo na ang Diyos pinagkatiwalaan tayo, lalo na kung talagang sa buhay mo, talagang you are 100% convinced that God is very faithful, eh ang dapat tugon natin sa katapatan ng Diyos, katapatan din. So kaya for me, faithfulness is reasonable. Diba? It is but right for us. It is but a reasonable thing for us. And even to God, na tayong pinagkatiwalaan niya ay maging matapat din, ha? Maging matapat sa kanya. Diba? Minsan, ang lagi nating drama na naririnig sa buhay ng marami, you know, talagang nang liliit po ako, nahihiya po ako sa Diyos, sapagkat sa totoo lang, napakaraming pagkakataon na ako po ay hindi nagiging tapat sa kanya, pero ang Diyos ay nananatiling tapat, ang Diyos ay laging tapat sa akin. Diba? At dakila ang katapatan ng Panginoon. Ang dami-dami pong manifestations ng faithfulness ng Diyos sa buhay po natin. Yung mercy niya, manifestation ng faithfulness ng Panginoon. Yung grace and provision ng Panginoon, manifestation ng faithfulness po ng Panginoon. Yung strength na ibinibigay niya sa mga problemang meron ka, manifestation ng faithfulness ng Panginoon. Yung pong tinutugunan niya lagi, ang pangangailangan natin, di ba? Yung sabi ko nga, yung provision niya, yung everyday provision of God, manifestation ng faithfulness ng Panginoon. I mean, kahit anong ikot mo sa buhay,
Ang laging matatanaw natin eh kung gaano katapat ang ating Panginoon. 'Di ba? Napakatapat ng Panginoon. Ngayon po, ang pinag-uusapan natin, pinagkatiwalaan tayo ng napakatapat na Diyos. 'Di ba? So, sabi ko, ang katapatan, requirement po 'yan. Ang katapatan po, tugon 'yan. Ibig sabihin po, kaya dapat tugunin natin ang katapatan ng Diyos, 'di ba? Katapatan ang tugon dapat natin sa Diyos sapagkat ang Diyos ay napakatapat po sa atin. Eh marami po kahit mga Kristiyano lang eh ang takbo ng buhay eh hindi matapat eh. Ang takbo ng buhay matapat, 'di ba? Pag matapat na okay, pag matapat na so hindi po by chance. Dapat i-determine natin sa puso natin after realizing the faithfulness of God in our lives that we should be faithful to Him. We need to be faithful to God sa lahat po ng ginagawa ng Panginoon. Kaya ang panglalamig po natin, yung pong, sorry sa term, sa katamaran natin, sa gawain ng Panginoon, so yan po ay hindi reasonable. Yan po ay hindi tama. So, ang aking pong nais bigyan ng emphasis ngayon sa usapan ng katapatan, mga kapatid, sa challenge po ng mensaheng ito, again, may I say that requirement, faithfulness is a requirement, faithfulness is a response. Ito ang masasabi natin, it should be the response of every believer that because of the faithfulness of God in our lives, we need to be faithful to Him. Tugon po yan. Yun po ang tamang tugon sa napakatapat na Diyos. Huwag mo nang lagi sasabihin na matapat ang Diyos kung ang tugon mo naman sa Kanya, kawalan ng katapatan, kung ang tugon mo naman sa Kanya, panglalamig, kung ang tugon mo naman sa Kanya, rebellion, kung ang tugon mo naman sa Kanya, negative, kung ang tugon mo naman sa Kanya ay katamaran. If you really believe that our God is faithful, then we need to be faithful too. Kung naniniwala po tayo, alam nyo, sa church na ating pong kinabibilangan, sa mga Baptist church na kinabibilangan po natin, hindi pwedeng walang dahilan kung ba tayo nanduroon. So inilagay tayo ng Panginoon sa lugar natin, sa Baptist church na kinaroroonan po natin sapagkat nais ng Diyos na maglingkod tayo sa Kanya at huwag tayo basta maglingkod, kundi maglingkod po tayo ng may katapatan sa atin pong Panginoon. Amen? So, yun po, it is but reasonable, it is but right for us to be faithful to God, to be faithful to Him, na pumili at naglagay sa atin sa katayuan na tayo po ay Kanyang pinagtiwalaan. Di ba, may mga pagkakataon, minsan nalulula po tayo sa mga kung ano yung pinaglalagyan ng Panginoon sa atin. I for one can say that it is really overwhelming for God to trust me. Sa mga pinagkakatiwala po niya sa buhay ko. Hindi natin pinag-uusapan lang dito yung idea ng material blessing. Hindi. Even yung task. Yung task. Di ba minsan ganun eh? Kaya nga sabi ko, yung pong katapatan ng Diyos, yan po ay nahayag sa mga testings na nararanasan natin. Nakaka-relate ba kayo? Di ba? May mga pagsubok tayong dinaanan kung paano tayo nakalagpas. Ang hirap ipaliwanag niyan. Pero ang simple explanation, the reason why you survived all the testings and trials that you have experienced, that you have encountered in your life, it is because God is faithful. Remember that? Opo. Kaya nyo po nakayanan yung pagsubok. Kaya nyo po nakayanan kasi sa disenyo ng Diyos, ipinagkatiwala niya sa iyo yan. Yung pagsubok na yan. Wala pong pagsubok na papayagan ng Diyos na maranasan ng kahit sino po sa atin na hindi po makakaya sapagkat gusto ng Diyos na maipakita ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kalakasan, ang kanyang kagalingan. Kaya ang sabi nga ni Apostle Pablo, for when I am weak, then I am strong. Why? Because he experienced thorn in the flesh in his life and then humanly speaking, he is very much affected. But you know, what he did, he prayed to God. He actually begged God. He besought the Lord thrice. And you know what he realized? Diba? Pinagkatiwala ng Panginoon sa kanya yan. So pagkat gusto ng Diyos na maging manifestation ng kanyang faithfulness. And you know what, mga kapatid? Nagpatuloy si Apostle Pablo and what the Apostle Paul realized, ang sabi niya sa panahon ng kahinaan, doon mas hayag ang kalakasan ng Panginoon. Kaya for me, yung pong testings and trials natin sa buhay, mga kapatid,
Faithfulness po ang dapat po na atin pong maging tugon po dyan. And then, yung task, diba? Yung task, yung pong ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Yung pong kung ano yung pinagagawa niya sa atin. You know, the reason why ang ministry po sa usapin ng living water in particular, nagiging parang ayos lang, nagiging parang magaang in spite of the fact doon po sa nature ng tawag ng Panginoon sa akin bilang evangelist. Kasi meron pong mga trusted men and women sa church. Eh ngayon nga, natutuwa po ako eh. Nakita ko po, even po yung pagtutulong ni, pagtutulungan po ni Sister Ara, ni Preacher Jabez, sa music ministry natin, makikita nyo po na talagang nandoon yung Panginoon na nagpapala. You know why? Sapagkat nagiging mabuting katiwala po tayo ng Panginoon. Eh pati adult ladies natin, shout out po sa adult ladies natin na nag-form ng kanilang group na talagang sa music ministry po natin, nag-commit sila sa Panginoon, umaawit sila sa Panginoon, ipinakikita nila na ang AIDS hindi po yan hadlang para magamit ng Panginoon. And please stay faithful because ito po yung requirement. Diba? Stay faithful sapagkat yan po ang pinakamagandang response sa napakatapat na Diyos. Diba? Be faithful. Why? Because it is but reasonable and but right for us to be faithful to our faithful God. Amen? Yes. Ano man po ang trabaho na ibinigay ng Panginoon sa atin. Ano man ang ipinagkatiwala ng Diyos. Kaya nga, testing man yan or trials, task man yan, task. Ibig sabihin, yung trabaho na ibinigay ng Panginoon sa atin, whatever ministry na pinaglagyan ng Panginoon sa atin, huwag mong sabing ito lang ministry ko, ushering lang. Mali po. Napakahalaga po ng ushering sa usapin ng gawain ng Panginoon. May mga kaya bumabalik sa church, grabe ang pag-welcome sa amin ng mga usher sa church na yan. Diba? So at first, yun ang mga makikita po nila. So be faithful. Yung mga tumutugtog natin, di ba? Yung nasa music ministry, sa mga fellowship natin, sa children's ministry. So, alam nyo po, napakatama lang na tayo po ay magpakatapat sa Diyos sapagkat ang Diyos natin ay matapat. Amen? O, kaya, yun po. Kasi, usual na po yung time, treasure, talent. Alam na po ng marami sa atin yan. Kaya, ang diniinan ko po is about testings and task. Diba? Yung mga pagsubok natin, pinagkatiwala ng Diyos sa atin yung pagsubok na yan para mahayag ang Diyos sa kanyang katapatan. So, kaya huwag niyong gagamitin dahilan ng pagsubok upang tayo po'y manglamig, bumitaw at bumigay. No! Be faithful in spite of your testings and trials sapagkat yan po ay pinagkatiwala ng Panginoon sa iyo. Gagamitin ka ng Panginoon para ihayag ng Diyos yung kanyang kalakasan, kapangyarihan. And that is actually what the Apostle Paul told us doon po sa 1 Corinthians, 2 Corinthians chapter 12, di ba? Okay, so, una, faithfulness is a requirement. Second, it is a response. Faithfulness is a response. And then thirdly, faithfulness is reasonable. It is right. It is but reasonable and right for every believer to be faithful to our faithful God. And then, faithfulness is rewarding. Amen. Faithfulness is rewarding. Habang pinag-aaralan po natin yung hamon ng katapatan, magandang una na nating makita yung katapatan ng Diyos mismo, di ba? Kasi ang Diyos ay tapat at ang isa sa kapahayagan ng katapatan ng Diyos, bukod doon sa talagang bibigyan ka niya ng lakas sa mga pagsubok, bibigyan ka ng lakas doon sa trabaho na ibinigay niya sa iyo, sa gawain, specific ministry that He entrusted to you. You know, in what I am doing, it is not easy. Why? Sapagkat nandito ako sa katayuan na hindi normal ang lahat. Sa oras, hindi po normal. But the grace of God is really sufficient. Na-appreciate ko nga po yung mga members natin. Shout out kay Sister Jun Lee. Sobrang natouch po ako doon sa kanyang concern na sabi niya talagang possible na, di ba, meron pong pagkatiwalaan natin sa feasting para hindi po kayo talaga pwersado. Well, I really appreciate that. Sobrang na-appreciate ko po yan. Kaya lang nabanggit ko sa kanya, marami pong nagme-message sa akin kasi nga, saka tayo ang magkalayo po tayo ngayon, dito ko lang po mararamdaman na malayo man ako, malapit din. Amen? Yes, lakas ko po yun eh.
Lakas ko po na maramdamang nandyan kayo, malapit po ako sa inyo, na ako po ay patuloy na nakapagmi-ministeryo. I want all of you to see that distance is not a problem if we are really willing to be used of God, di ba? So gusto po nating magpagamit sa Diyos, hindi po hadlang ang distansya. Kaya po yung naging virus na yan, pinakita po ng inyong lingkod by God's grace. Hindi ko po ginamit na hadlang yan para maging tamad na sa ministeryo. Di ba? So, manapa, ginamit ko pong pagkakataon yan to serve God more and to do more for God. Why? Because I believe na sa bawat isa po sa atin, mayroon pong ipinagkatiwala ang Panginoon at dapat po magpakatapat tayo sa anumang pinagkatiwala ng Panginoon. Eh, ito pong trabahong ito, hindi po ito magaang, hindi po ito po pwede sa kapangyarihan po ng laman. What I need, as I do this ministry, ang kailangan ko po talaga ay ang lakas ng Panginoon. I just need to be faithful and need to be trustworthy. Okay? Ang Diyos ang naglagay sa akin sa gawain ito. What I would like God to see is my faithfulness in doing the ministry that He entrusted to me. So, yan po ang reason kung bakit po talagang kahit tumalayo, nagsisikap po ang inyong lingkod. And I know. So, pagkat sinasabi naman po ng marami sa atin na, Bishop, na-challenge po kami, evangelist, sobrang mapapahiya po kaming maging tamad kasi nakikita po namin kung gaano kayo talaga dedicated dyan po sa ministeryo na yan. Well, hindi ko nga po ginagawa ito para hangaan, para pupurihin. Ginagawa ko po ito, una, because I believe ito'y tama lang sa matapat na Diyos. Okay? And then, gusto ko po na ma-challenge sa mga members. Ayoko pong i-encourage kayo. Ayoko pong maging pastor na sasabihin sa mga members, kailangan magpakatapat kayo, kailangan maging generous kayo, maging giver kayo, kailangan maging soul winner kayo. Ayoko pong sasabihin ko po yan sa mga members na ako mismo, hindi po ganon. So, what I would like to do is that to challenge the people of God doon sa mga bagay na ako mismo ginagamit ko kasi ayoko pong ginagawa ko po kasi ito po, ngayon, nag-uusap tayo tungkol sa katapatan. Sabi ko nga po sa inyo, sa usapang ministeryo, kung meron pong pinakamasarap na pagtapatan, iyan po ay ang Diyos na matapat. Amen? Kaya anumang ministry, magpakatapat tayo sa Panginoon. Okay? And one of the motivations, one of the encouragement sa usapang pagiging faithful, it is rewarding. Sinasabi ko po sa inyo, wala po kayong ministeryo, wala po kayong sakripisyo, wala po kayong anumang pagpapagal na gagawin na makalalagpa sa matalas na paningin ng ating Panginoon and knowing that our God is all-knowing, wala pong malilingit sa Kanya. Lahat po, alam po ng Diyos yan. Yung pagtsatsaga nyo sa mga pagtuturo sa mga bata, alam ng Diyos yan. Yung pagbiyahe-biyahe nyo po kahit ang layo ng inyong lugar, lalo na sa mga may edad po, sa mga members namin, di ba? In spite of their age, they are faithfully attending, they are faithfully serving the Lord. I know, alam ng Diyos yan, at hindi po makakalagpas yan sa Panginoon. Remember the verse na lagi po natin ginagamit? For God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Hindi po ba ang isa sa paborito nating encouraging verse ay yung pong 1 Corinthians chapter 15 verse number 58? Kanina po, Hebrews chapter 6 verse number 10, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Yun naman pong sinasabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse number 58, therefore my beloved brethren, be ye steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. I am telling you tonight, be faithful. Be faithful because it is required. Hindi po ba? Be faithful because this is the right response. Be faithful because it is but reasonable. Be faithful because it is rewarding. I am telling you, ang tao lang po pag natuwa sa atin, meron pong ginaganti po sa atin. You know, in the program of God, this is actually very exciting because one day we will face our God, we will stand before God to give an account to God, and then ang pag-uusapan doon, hindi kung gaano ka naging kagaling sa sports, hindi kung gaano ka naging katalino sa school, don't get me wrong, it is really great and wonderful that if your performance in the school is excellent, wala pong problema dyan eh. Pero wag nyo pong iisipin na pag-arap nyo sa Diyos kung ano po yung mga reward na natanggap nyo sa school, yun po ang gagantimpalaan ng Panginoon. I believe it is our faithfulness. Diba?
Gagantimpala ng Panginoon. I remember in Matthew chapter 25, di ba? Yung parable, yung mga servants, yung mga lingkod, katiwala, yung pinagkatiwalaan ng Panginoon. Actually, sa idea po, that is also stewardship. Yung binigyan ng 2 talents, 5 talents, 1 talent, hindi po ba? So, yan po, larawan po yan ng masasabi nating pagtitiwala, ang pagiging katiwala natin sa Panginoon. And you know what? Hindi naman po ang pinag-uusapan dito yung dami nung ibinigay eh. Kung gaano ka nagtapat doon sa ibinigay ng Panginoon sa'yo. Kaya nga sabi ko po, yung pagbiminister yung ginagawa natin, ako wala pong makakawala dyan sa paningin ng Panginoon. Yung hindi po pinuri ni pastor, di ba minsan doon tayo na-o-offend eh. Na-offend tayo kapag ang pakiramdam natin, nagpakahirap tayo. Di ba? Parang nangangawit na yung paa ko. Ah. Nagpakahirap tayo, tapos talagang nagsakripisyo tayo, nagbigay tayo ng malaki sa gawain ng Panginoon, tumulong tayo sa project, pero hindi man lang nabanggit yung pangalan natin, hindi man lang tayo pinalakpakan, hindi man lang tayo pinuri. Di ba? So, sometimes, yun po, nagiging cause of discouragement sa iba. And for me, that is wrong. Because in reality, in all, di ba? In what we are doing for God, ginagawa po natin yan not in the sight of men. Ginagawa natin yan in the sight of God because we believe na ang Diyos ang dapat pinaglilingkuran natin. And enough for me to know that my God, our God is faithful. So just be faithful in serving Him and believe that God is not unrighteous to forget your work and your labor of love. Sinabi po niya yan eh. Di ba may message po tayo? Lahat ng gagawin natin, recorded po yan. Lahat ng gagawin natin, di ba? Aalalahanin po yan. Lahat ng, di ba, it will be recorded, it is recorded, tapos it will be remembered, di ba, and it will be revealed, and it will be rewarded. Di ba? Ating pong pangahawakan, mga kapatid, ng lahat ng ating pong ginagawa, hindi dito sa lupa, ang gantimpala niyan. Diyos ang magbibigay ng gantimpala because our God is the faithful rewarder. God is the righteous judge, hindi po ba? And sabi ko nga, sa isang mensahe ko po, ang napakagandang makita nyo po sa programa ng Panginoon, pagka po siya bumalik, meron pong programa ang Diyos sa mga mananampalataya na bawat isa po sa atin, we will stand before Him to give an account to God. And this is exactly what the Apostle Paul said. Lahat tayo, mananagot tayo sa Diyos. Tandaan nyo po yan. At ang pananagutan po natin sa Diyos, yung mga bagay na ipinagkatiwala natin sa Kanya, wag po nawa tayong matulad doon sa pinagkatiwalaan ng iisa na nga, hindi pa naging tapat na katiwala, ibinaon, hindi ginamit, mga kapatid. And that is why, nung dumating po yung Master, ang sabi niya, slothful servant, wicked and slothful servant. Samantala kung magpapakatapat tayo, ang aabangan natin yung matamis na pahayag ng Panginoon, well done, good and faithful servant. Enter thou into the joy of thy Lord. And faithfulness is very rewarding. Yes, makikita nyo po yan na ang Panginoon, ang isa sa kanya pong ginawang programa, bawat mananampalataya po pagtayo sa kanyang harapan ay bibigyang gantimpala ng Panginoon. Kaya nga ang picture na ito, aking pong gustong sabihin sa inyo, that John in his vision, he saw that, Revelation 22 verse number 12, and behold, I come quickly and my reward is with me. What is that for? Para saan yung reward na yon? To give every man according as his work shall be. So dito ngayon pumapasok yung gawa na kapag ka gantimpalaan ang pinag-usapan, ididepende ito sa katapatan mo sa mga ginawa mo para sa Panginoon. Kaya hindi po pwedeng sasabihin mo na tapat ka, wala kang ginagawa para sa Panginoon. Diba? Hindi mo po pwedeng sabihin tapat ka pero hindi ka thankful sa mga ginawa ng Panginoon sa iyo. Kasi if we are really thankful to what the Lord did in your life, in our lives, titiyakin ko po sa inyo na ang magiging takbo ng isip nyo, katulad ng psalmist, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? So kaya yung gratitude, yan po ay isang magiging kapahayagan ng pagiging tapat natin sa Diyos na naging tapat po sa atin. Kaya nga, mga kapatid, mga kaibigan, let us be faithful because our God is faithful and to know na sa kabila nung hindi naman tayo karapat-dapat, just to think of that, mga kapatid, is more than enough for us to realize na maging tapat tayo kasi unworthy tayo, undeserving tayo eh.
Kaya nga pa, unprofitable servants eh. But God, in His mercy, God, because of His grace, eto tayo, pinagkatiwalaan po ng Panginoon. And again, may I remind every one of you that it is required unto stewards that a man be found, to be found faithful, yan po ay nais ng Panginoon. So ngayong sandaling ito, mga kapatid, kung meron pong pagkakato na ako at ikaw bilang Kristiyano ay tatayo sa harapan ng Panginoon, ang tanong, tayo po ba ay bibigyan ng Diyos ng commendation na katulad ng sinabi niya doon po sa faithful servant? Yung kaya maririnig natin sa Diyos, well done, good and faithful servant, enter thou into the joy of thy Lord. Mga kapatid, mga minamahal, naway maging sulit ang pangangawit ko po ngayong sandaling ito sa ating ginawang pagbabahagi ng salita ng Diyos. What I mean to say, nawa ang bawat isa po'y napagpala, ang bawat isa po'y napaalalahanan, ang bawat isa po'y nahamon ng mensaheng ito ng ating Panginoon. Be a faithful steward. Tayo po'y maging matapat na katiwala. Again, faithfulness is a requirement. Faithfulness is a response. Faithfulness is reasonable. And faithfulness is rewarding. Be faithful. Be faithful. Hindi dami, hindi po dahil kakaunti, hindi po laki o liit, hindi kung gaano tayo magiging sikat, ano man ang ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin, ang ayon sa ating pong teksto, and moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Wow! Purihin po ang Panginoon. Natutuwa po ako sapagkat nagawan po ng paraan. Hindi ko nga po alam kung saan ko ipapatong itong cellphone ko po. Ano? Kaya tuwan-tuwa po ako na nakaraos po ako. Pinagpatong-patong ko po ang unan para po nang sa ganon. Meron po akong magiging patungan po ng aking pong cellphone, and I'm very happy na nakatapos tayo, na hindi po naapektuhan ng signal, at pasensya na po kayo sapagkat sabi ko nga too early dito po sa aming lugar, pero naniniwala po ako na muli pinagpala po tayo ng Panginoon. Sige po, let us pray. Our gracious loving God, our Father in heaven, again, thank you so much for your guidance. Thank you for the message. And I pray, O Father, that you will continue to encourage and to challenge everyone to be faithful to you, Heavenly Father, because we believe that it is required. It is the right response, Heavenly Father, for your faithfulness. It is just reasonable for us to be faithful to you. And Lord, I know that all of our labor, that our faithfulness will not be in vain. Thank you so much for that glorious promise. Thank you for your love. Thank you for everything. I pray, O Lord, that you will continue to bless each and every one of us, particularly the faithful viewers and listeners of this ministry. I pray that you will continue to help us to do your will, to do your task, Heavenly Father. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so praise the Lord. At kumusta na lang po sa lahat po sa inyo. Again, sa ang mga lugar na nandoroon po kayo, ang pagpapala, ang biyaya, ang basbas ng Panginoon ay sumay inyong lahat. Lagi po niya kayong ingatan, gabayan sa lahat ng inyong ginagawa, at anuman po ang inyong presenting sitwasyon ngayon, naway patuloy kayong katagpuin po ng Panginoon. Panghawakan po natin siya, huwag tayong bibitaw, huwag tayong bibigay, manatili po tayong tapat sa ating Diyos na matapat, sapagkat alam po natin na ang lahat ng ito ay may ganting pala sa ating pong Panginoon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na ang commitment po is to preach nothing but the Word and to please no one but the Lord. Ingat po kayong lahat. God bless us all. To God be the glory.